Ta-da! Mais kasi sa pa. Welcome to Adventures of Aladdin Vlog. So, i-feature natin ngayon kung paano kumuha ng ayuda sa SSO. Dapat talaga usapan alas 8, di ba? Alas 8 ba? Yeah. Pero, supposed. Nagising ako ng alas 10! Ta-da! pero, sasamahan ko pa rin si Clarice pupunta sa Social Security Office para matanggap niya ang kanyang ayuda next month. So, watch out guys and see you! Okay. Sakay na. Dapat sa picture at video yan, marinig mo paano mo. Diba? May mga ganun. Edit na lang. Sa ready, sing up yung let's go, let's go. Yeah. Ito po yung mapapala kapag late ka na gising. Oo, kakain ko na tayo. One eternity later. Guys, ito ngayon ang taxi na kami pupunta sa Social Security Office sa Central Bank na pala. Nasasakyan nyo kung sakaling dediretso kayo from Scoopit Line. Pag bus is number 46 and 19. Siguro mga 15 minutes darating na kami doon sa Social Security Office sa Bangna. Actually, galing siya ng Social Security Office sa Area 12. Area 12. Sa Silom ba? O dito no, sa ONU. Sa ONU. Sa ONU. Pero ngayon, kasi iba yung office na nagpa-process for resignation and termination ng employee. Kasi meron two types dito kung paano ka makakuha ng ayuda. Employed ka, pero wala kang pasok. So, Social Security will help you to get money for 90 days. They will support you for 90 days. So, every month you will receive minimum 7,500. Pag 15,000 more yung sahod mo, makakakuha ka ng more than 12,000 monthly for 90 days. So, si Clarice nakakuha na ng mahigit 2 months. So, she's waiting for another 1 month. Due to COVID situation nga, dito sa Thailand and also worldwide, yung iba binabawasan yung sahod. Kahit ako binawasan yung sahod ko, yung iba tinatanggal, yung iba hindi na nire-renew yung visa and work permit. And then siguro i-renew na lang nila or pwede ka mag-re-apply sa company again kapag ka naayos na yung situation. With the current case kay Clarice, yung work permit and visa niya nga hindi na-renew. So pag nag-resign ka, just 3 months. Pero kapag ka hindi tinuloy yung pag-terminated ka, hindi tinuloy yung visa mo, hindi tinuloy yung work permit mo, may makukuha ka 6 months. 6 months. Dalawang 3. Yeah, 6. Yun. Kaya kay Clarice siguro mag-stay siya dito for the meantime. We're looking for another opportunity sa ibang companies. Kasi may susupport naman sa kanya yung government ng Thailand. Which is really good dito. Tingin 107 lang yung bill, 110 lang abot ko. Abto na sa beach, chok di kap. Sa di kap.
ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ พี่ Nakahulog ako ng 50 baht pero binalik ng taxi driver. Yun. So may mahiwaga silang color coding. Yeah, nawala akong feeder. So now we're going to fifth floor. So ito yung cancellation na work permit ni ni guys. So ito yung documents na i-present namin sa loob na dito. One eternity later. So andito na kami ngayon sa labas ng Social Security Office. Galing lang namin doon. Kaya lang bago na yung rules ngayon sa Social Security. So dati sa sobrang dami ng applications, ditong part na to, pwede kang mag-apply ng Social Security benefits mo. Pero ngayon na umunti na yung applications, hiniwalay na nila sa department kung saan dapat talaga mag-apply ng Social Security benefits. So for Clarice na nag-apply siya ngayon, hindi kami in-entertain. In-explain sa amin kung paano papunta doon, pero hindi na sila nag-entertain ng mga applicants dito para sa cancellation ng work permit para makakuha ka ng benefits. So pupunta kami ngayon sa Paradise Park. So yung mga nag-apply ahead of time that, so kung may appointment sila dito, dapat pupunta na rin sila sa Paradise Park office ng Social Security. Malapit din kami ngayon sa photocopy kasi nga mag-preprint kami ng mga documents ni Clarice. Which are needed, passport. Ayun na daw. Okay na daw. Yun, ayun nga, nilibre ko sa Clarissa. Kanyang document. Salamat sa paglibre ah. Yun, kaya ang kailangan mo nga is ang Social Security number mo, pero dahil wala siyang Social Security ID. Dahil pinagkaitan ako ng ID. So, printin na lang namin sa online para makita yung number niya doon. Yung kanyang work permit. Tapos yung kanyang bank account. O, malinaw masyado yung kanyang bank account. Pero pwede na to kasi sipirmahan niya na lang. Tapos yung copy ng passport. Pero muna kami ng pera para makasakay kami ng taxi. Tara! So, may pera na kami, 300. Taxi namin. Sasakay na tayo ng taxi. So, nandito kami ngayon sa taxi kasi pupunta kami ngayon sa Social Security Area 8. Malapit na kami sa Social Security Area 8. So, which is malapit din sa Paradise Park. Copy. Thank you. Thank you. Open cap. Hello. So, andito na ngayon sa Social Security Area 8. So, mas mura pa rin yung taxi compare sa motorcycle. Yung motorcycle, dapat 25 baht per person. Pero nang taxi kami, 53 baht lang. So, let's go! Ang bilis namin natapos, parang 10 minutes na. Ito yung kay Clarice. Makakatanggap siya ng ayuda niya for 6 months. So, pupunta siya sa date na naka-indicate dito. Sa July 27, pupunta siya para i-verify yung kanyang detalye. I-verify yung kanyang detalye. After noon, after 7 days, makukuha niya na yung kanyang ayuda sa Social Security. Sir, ano mga documents dapat dalhin? Yung mga documents na dapat dalhin dito is your passport, work permit, cancellation ng work permit mo, bank account number, at Social Security ID, or kung walang ID, kahit yung number lang. Tapos after noon, i-verify ka na ng Social Security officer para makakuha ka ng schedule para makuha mo yung ayuda mo. So after naman na halimbawa makapunta ka na dito, tatatakan ka ng Social Security Office ng ganito. So si Christian now,
makakakuha siya ng ayuda niya within 7 days na kasi nag-apply siya since last month. Meanwhile, at the Krusty Krab. Yun. Gusto ko ngang ulitin ulit na napakabilis ng process sa Social Security Office Area 8. Dahil parang 10 to 15 minutes lang kami nag-antay. Nag-fill up lang siya ng form na nakapasatay. Hindi namin talaga maintindihan kasi hindi kami nakakabasa ng Thai. Pero nakakapagsalita kami. So after that, binigay niya lang yung mga documents niya. Work permit copy, cancellation ng work permit. Ang kanyang passport, copy ng kanyang bank book account. At yung Social Security ID niya. So after that, binigyan siya nito ng documents, which is naka-type also. Yan. Pero makikita niyo naman yung date is numbers naman. So babalik siya ng July 27. So yung halimbawa, yung appointment mo is July 27, pwede kang pumunta ng 7 days earlier. So July 20, pwede ka na mag-process. And within 7 days ng verification ng Social Security Office, makukuha mo na ang iyong ayuda in 7 days. So halimbawa, kung pumunta ka ng July 20 doon, so makukuha mo na yung pera mo ng July 27. Directly, makikredit sa account mo. So, yun yung sinasabi ko, si Clarice walang work dito sa Thailand. Pero mag-ML lang siya, pupunta lang siya sa Social Security. Highlighted talaga ML. May sahod na siya. You have slain an enemy! So, saan ka pa, diba? Napaka-helpful ng government dito sa Thailand. Pero hindi ko kuno compare sa Pilipinas, ah. Pero, makukompare nyo rin yun. See you later, Clarice. See you later, Clarice. Kabing-kabi. So, yung bill lang natin is 95. Pero, ang ibibay ko lang is 100. So, hindi ko na kukunin sa ulit. Kabing-kabi. Sorry, kap. Ayun nga, nakabalik na nga kami dito ngayon sa condo. Parang 2 hours lang mahigit, 2 and a half hours lang pag-process namin ng SSO ni Clarice at ni Christian. So, ang bilis ng process. Sa biyahe lang talaga kami natagalan. So, ML time na! Nandito na nga tayo nakabalik sa bahay. So, time to relax na kasi yan sakit sa ulo. Pero, worth it! So, ito nga pala ang aking small house. So, see you! Bye!